Yes, good morning. Welcome back to my channel. So, this is Glenda Likiran. And kung bago ka lang sa aking channel, thank you very much for coming and I hope na mag-subscribe ka na rin. Ayan, so ang pag-uusapan lang natin is paano ba makaipon ang isang OFW. Ayun, so kung isa ka ring OFW, guys, kaibigan, or nagbabalak ka rin maging isang OFW at gusto mong pumunta sa ibang bansa, at syempre minsan isa yan sa mga dahilan kung bakit gusto nating pumunta sa ibang bansa, 'di ba? Kasi mas malaki ang sahod. Ayan, so mag-stay ka lang, guys, at itong video na ito ay para sa iyo. Okay? So ayun, umpisahan na natin. Paano nga ba makakaipon ang isang OFW? Okay, so magkaroon lang tayo ng konting discussion about sa pag-iipon ng isang OFW, no, 'di ba? Kasi ako, I am now 9 years dito sa ibang bansa, and to be honest with all of you guys, ngayon pa lang din ako nag-i-start na makapag-ipon, kasi I admit, inaamin ko na I lost 7 years of my life working here, saving without having any savings, guys. Kasi may mga utang ako na ipinundar ko sa negosyo, and then yung negosyo is nag-fail. At syempre, meron din tayong ibang goal. Meron naman na tayong na-achieve, like yung bahay natin is napaayos natin. Nakabili tayo ng mga tricycle. Sabihin na natin yan yung mga fruit of labor natin. At syempre, yung mga anak natin ay naiibigay natin yung mga pangangailangan nila. So, bukod doon, guys, may mga dahilan tayo kung bakit. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit hindi tayo nakakaipon, di ba? Pero, marami ang nakakapag-advise, guys, na mga wise, na mga OFW na dapat tayo daw mga OFW ay talagang nagsisave. Dapat daw talaga yun yung main, ano natin, tawag nito, yun ang dapat unahin natin. Kasi ako, kagaya ko, for example, kung talagang tinutuo ko lang mag-save kahit $100 lang per month, so magkano na yun in 9 years? Kasi 9 years na ako ngayon dito. Diba? Imagine. So millions na yun, guys. Diba? Pero lately lang talaga nabuksan yung isip ko na magpursige makapag-ipon. At ngayon nga, guys, ay ang ginagawa ko is, ayun, so paano, ito na yung umpisahan na natin kung paano makapag-ipon ang isang OFW. Okay, so number one, guys, ito yung ginagawa ko ngayon na set a budget. Yung set a budget, kagaya ngayon, kapapadala ko lang ngayon sa pamilya ko, no? Talagang meron akong listahan, guys, itemize na kung para saan yung ipapadala ko. Kasi minsan, tayong mga OFW, guys, basta-basta na lang tayo nagpapadala ng any amount, tapos sasabihin natin sa family natin na bahala na kayo dyan. So, ang nangyayari is, kung saan-saan nila ginagamit yung perang ipinadala natin. And then, later on, 1 week or 2 weeks or 3 weeks after, magme-message sila na ubos na yung budget. So, saan tayo kukuha? Saan tayo kukuha ng ipapadala natin uli? Kasi nga, monthly yung ating sahod, right? So, tendency nun, ang gagawin natin is uutang tayo para meron tayong ipadala sa kanila. So guys, magmula nung natutunan ko yun na ito pala'y maling gawain. So, ayun nga, guys. So, first na natuto akong mag-set ng budget. So, itemize your budget, guys, your money, kung para saan yung amount na yan na budget nila para sa buwan na yan. Kagaya ako, merong para sa bigas, sa gasolina ng sasakyan, sa gasol, sa pang-araw-araw nilang pagkain, ulam, sa baon ng mga bata, sa groceries. So, itemize it, guys. Set a budget. And then, itemize the amount. Ayun. So, okay. So, number one yun. So, number two is yung gumawa ka ng mga extra source of incomes. So, kagaya ako, guys, meron akong online, nag-online selling ako ng health and wellness products. So, yung mga profits ko doon, guys, doon ko ipinapasok sa ATM ko, sa savings ko.
So, maliliit man yun, guys, in 1 month, malaking tulong rin yun, di ba? Kesa sa wala. And then, my other source of income is yung nagluluto ako pa konti-konti ng mani. And kahit na $10-$15 lang yun, guys, wag mong sabihing maliit lang yan. Kasi kapag naipon yan, magugulat ka na lang na ganun na pala kalaki yung naisave mo. Okay? At saka, walang masamang magtipid, guys. Kesa naman yung magsigi-sigi ka ng gastos and then later on, nganga ka. Diba? Uuwi ka sa Pilipinas nang wala kang naipon. And the reality, guys, are kapag umuwi tayo sa Pilipinas at hindi tayo handa at wala tayong sapat na ano na amount, tapos wala pa tayong knowledge kung paano i-handle yung pera natin in a wise way, in the right way, talagang mag-end up tayo in zero. So, mas maganda talaga na makapag-start na tayong mag-save kahit ano lang. Kung ang pag-save naman is depende yan sa ano mo, sa ano natin, sa income. Diba? Kasi, income, tapos ako po kasi basically, diba, yung wage, tapos yung ano ko, yung tithe ko, and then yung remittance, and then savings, ayun. So, kagaya ngayon, guys, mayroon akong mga financial obligations, kaya ano, wages, tithes, savings, $100, guys, it will make a difference. Yung, di ba, imagine na kung makapag-save ka ng $100 per year. So, that's, ano, 1,200, right? So, 1,200 per year. So, kung ilang taon na tayo ngayon dito, for example, 10 years ka na, so magkano na yun? Kesa wala, di ba? So, at least meron tayong inaasahan in the future na kapag nangailangan tayo or gusto nating magnegosyo, meron tayong pang-umpisa. And be specific pala, guys, when saving your money. Kasi, para saan, bakit ka nagsisave? Halimbawa, don't save money, guys, for emergency. Okay? Because, yun po yung natutunan ko na kasi nagsisave ka for emergency, di ba? And then, inaabsorb mo na may emergency darating. And later on, talagang darating yun. Ako, guys, ang nilagay ko doon sa sobre ko na lalagyan ko ng savings is particularly to open a business, for business. Ayun. So, be specific in saving money. So, kung sinesave mo yan for travel, for business, what else? For health, for your retirement, and kahit ano pang ano reason, basta be specific and in ano saving your money. Okay? So, ka-OFW, mga kabayan, so I hope na meron kayong natutunan dito on how to save money and bakit natin kailangang mag-save talaga ng money habang nandirito tayo sa abroad. And ito ang inyong host, Glenda Likiran, sinasabi na be money wise. Okay? So, para mag-level up yung ating financial life. Okay? So, this is our financial tips for today. Thank you for watching and please do subscribe and click the notification bell so that you get notified every time na may bago tayong upload. So, thank you so much, guys. God bless you all and bye-bye!